Hello guys! For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng homemade 4-in-1 coffee. Pero kung kayo ay bago pa dito sa ating channel, please po subscribe and don't forget to hit the notification bell para updated kayo palagi sa ating next video. Tara na at puntahan natin ang ating mga sangkap po kung paano sangkap sa paggawa ng homemade 4-in-1 coffee. Narito ang ating pangunahing sangkap sa paggawa ng homemade 4-in-1 coffee. Siyempre, mayroon tayong soybeans or beans, no? So ito ginagamit sa paggawa ng soya milk. So ito yung soybeans ito. At saka bigas na mais. So ang ratio po natin dito guys ay 1 kilo na bigas na mais at itong ating beans or soybeans ay kalahating kilo. So ang gagawin natin po dito guys is lulutuin po natin ito dito sa ating frying pan, no? So simulan na natin. Ayan, mainit na po itong ano natin. So una ko pong lulutuin guys itong ating bigas na mais. Ayan. So, ang gagawin natin dito, guys, always natin siyang paghalo-haloin para hindi siya masira itong ating, para uniform ang pagkaluto ng ating bigas. Kasi kapag hindi natin ito hahaloin, hindi natin ito hahaloin, magiging yung iba ay sobrang naluluto, yung iba naman hindi naluluto. Kaya halo ng halo po, continuous po ang paghahalo natin. Ayan, hanggang ito ay maluluto na. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano ang tamang kulay na sa kulay ng mais, bigas na mais na naluluto na po. Ayan guys, so tingnan nyo guys, after 10 minutes of continuous na paghalo-halo guys, ito na po oh. Equal po ang kulay niya. So, malapit na itong maluto, guys. Medyo, ano na siya, kulay-kulay na siya, brown. Pero hindi pa ito ang tamang ano kulay niya, guys, na naluluto na siya. So, ano pa, dagdagan pa natin ng mga, siguro, mga 5 minutes po na continuous na paghalo para equal ang pagkaluto ng ating bigas na mais. Ayan. Ayan, guys. Malapit na siya, guys, oh. Mabango na siya, guys. Ayan, bango-bango na, oh. Kunti na lang. Mga 2 minuto na lang. Ito ay okay na. Hanguin na natin ito mamaya. For sure, naluluto na ito siya. Pero mas masarap yung lutong-luto talaga. Yung almost black na siya. Ito, brown pa lang siya. Kunti na lang. So, ito na po guys. Ang tamang kulay sa ating pagluluto ng ating bigas na mais. Hindi ko na siya ginawang maitim. Kasi kapag maitim siya masyado, mapait na ito para sa mga bata. So ito na, ano lang, kulay brown lang po siya. So this is for kids and for adults. So ang sunod natin lulutuin is yung namang soybeans. So narito na po guys, oh. Yan. So ang next natin lulutuin ay ang ating soybeans na kalahating kilo. So the same procedure, continuous din ang paghahalo para equal ang pagkaluto nito guys. Hanggang ito ay magiging brown din. Super brown katulad ng ating niloto na bigas na mais. So, ito na po guys. Tingnan ninyo. Oh, malapit na po siya maloto. Wag na natin siyang gawing maitim din. Kasi kapag maitim na medyo mapait na po siya pang iinumin. Kaya brown-brown lang. Almost black. Between brown and black. Yan na po. Mamaya hahanguin na natin ito. So, narito na po ang kulay na dapat natin hahanguin siya guys. Yan o. Yan o. Kulay brown na siya. Kung bakit ito mas brown sa compare sa bigas na mais kasi mas malaki ito, kasi itong ano eh. Soybeans. Yung ano bigas na mais is pinong-pino po siya. Kaya ito, since malaki yung soybeans, kaya ginawa kong mas kulay browner siya kumpara doon. So ito na po.
So, ang next move natin dito, guys, is dadalhin na po natin ito sa sa shop na kung saan nag-grind po sila ng nag-grind sila ng coffee, nag-grind sila ng bigas. Doon natin ito ipag-grind, no? Para magiging powder na po ito at saka ready na po itong inumin. So, sinabi ko ito na this is homemade 4-in-1 kasi mayroon pa tayong dalawang ingredients na ilalagay dito. Lagyan pa natin ito ng gatas at saka asukal para ready to drink na po siya. So, 4-in-1 na siya kasi may sugar, may milk, may soya, may soybeans at saka bigas na mais. So, hintayin nyo lang po. Dadalhin ko muna ito sa shop. Pagbalik ko dito, iinumin natin ito. Ipapakita ko sa inyo kung gaano ito kasarap. Yan. So, nandito na guys ang ating mga ingredients po. Ito na po ang ating nilutong bigas na mais. Yan. Powder na po ito guys. Pinapag-grind na po natin ito sa shop. Ayan o. Yan. So, yan na po ang mais. Idagdag natin, kasi since 4-in-1 ito guys, ito ating soybeans. Idagdag natin yung 1/2 kilo na soybeans. By the way guys, yung ating bigas na mais is 1 kilo yun. Tapos yung ating soybeans is kalahating kilo lang po. Yan. Idagdag natin ang ating gatas. Regardless of brand guys ha. Bahala na kayo sa brand kung anong gamitin ninyo. Yan, marami yata ito. Yan, so ang gawin natin is haluin na natin. So ito guys, nahalo na po natin ang mais, corn, yung corn coffee natin at saka yung soya coffee at saka yung gatas. Ngayon dagdagan natin ang sugar. Ayan. Medyo dadamihan natin itong sugar kasi hindi naman ito tatamis kung kunti lang ang sugar. Direct na kasi ito guys eh. Wala na itong, hindi na ito dagdagan pa ng sugar kung gagamitin natin. Kaya 1 kilo itong sugar. Kasi itong ating coffee natin na corn at saka yung soybeans is 1/2 kilo ito. Kaya itong sugar is 1 kilo. Yan, halo natin ito. Halo lang ng halo. Ito guys, susubukan natin kung gaano ito kasarap. Kukuha tayo ng 2 pong kutsarita o 2 teaspoon. Tatlohin natin para masarap. Mas lalong masarap. Yan, meron tayong mainit na mainit dito na tubig guys. Ayan. Since 3-in-1 na ito, wala na itong sugar. Di na ito dagdagan ng sugar. Yan. Tutunawin natin yung sugar. So, narito na po ang ating homemade 4-in-1 coffee. Yan guys, tingnan niyo guys ang kulay. Napakasarap nito guys. So, tikman natin. Naku guys, napakasarap inumin. At saka yung aroma niya. Nandun na yung aroma ng soya at saka yung aroma po ng corn coffee. At saka yung gatas. Ayan. Napakasarap.
So ano ba ang benefits na makukuha natin sa pag-inom dito, guys? Yung ating corn coffee po, ito po ay ang pinaka-the best na makukuha natin dito ay ito po ay antioxidant. Alam niyo naman, guys, kung ano yung antioxidant, guys. Diba? So, yung anti-cancer yan po. So antioxidant yung pinaka-major na makukuha natin dito. At saka itong ating soya coffee, very rich in vitamins po ito. Napakaraming vitamins po ang makukuha natin dito. Mayroon ding protein. At saka yung iba pang mga minor na mga minerals na makukuha natin dito, guys. At saka, based on research, guys, especially sa mga babae, kapag ang mga babae, guys, ay palaging umiinom po ng soya coffee, they are 75% safe po sila sa cancer kung palagi silang umiinom ng soya coffee. Ayan. So, marami tayong benefits po na makukuha dito, guys, compare sa ibang mga coffee. Kaya kung ako ay sa inyo, choose to drink 4-in-1 coffee, homemade 4-in-1 coffee na gawa sa suya at saka sa corn coffee na nilagyan din natin ng konting gatas po. So may protein din yun, para at saka iba pang mga essential elements to our body na makukuha din sa ating 4-in-1 homemade coffee na makukuha. So, ayan, guys, kung mayroon akong naituturo o nakabigay ako sa inyo ng kaalaman po, huwag kayong mahiya. Subscribe my channel and please hit the notification bell at kalimbang all para updated kayo sa ating iba pang mga video, mga upcoming video na ating gagawin. Maraming salamat at sana balik-balik kayo at puntahan ninyo ang iba kong mga videos, guys, kasi marami na po tayo mga video at sana po ipatronize nyo ang ating ginawang mga video. Thank you very much again.